ang isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Yan, kamusta na po ang bawat isa po sa atin? I pray po na tayo palagi ay nasa mabuting kalagayan. Sige po, bago po tayo magsimula ng ating gawain ng Panginoon sa hapong ito, tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus, patuloy na sa mga oras na ito, Lord, malaya ka na kausapin kami, malaya ka, Panginoon, na magpahayag sa amin at ipaunawa sa amin ang mga salita mo nang sa gayon malaman namin ang kalooban mo sa buhay namin. Maging malinaw ito sa amin. Sa pangalan ni Hesus, Amen. Yan po, isang pinagpalang hapon po ng Lunes sa bawat isa po sa atin. At narito po muli tayo sa ating Bible study every 4 PM po. Proceed po tayo sa panibagong topic po na pag-aaralan po natin ngayong linggo. Amen po. Ang 4 steps to be successful and victorious in life. 4 na hakbang upang maging matagumpay sa buhay. Tanungin po natin yung mga katabi natin. Kung meron po tayong katabi, gusto mo bang maging matagumpay sa buhay? Naniniwala po ako na lahat tayo sasagot ng oo. Amen po. At alam niyo po, ang meaning po ng successful sa Google, accomplishing an aim or purpose. Hindi ka magiging successful nang wala kang gagawin. Amen po. At naniniwala po ako, lahat ng tao, specifically tayong mga Kristiyano, ay nagnanais na magkaroon ng matagumpay na buhay. Amen po. Gusto natin maging successful tayo sa ministry. Amen po. Gusto natin nandoon yung success natin sa trabaho. O kung saan mang field naroroon tayo ngayon. Gusto natin ng success sa business. Gusto natin ng success sa pag-aaral. Amen po. Higit sa lahat, gusto natin ng success sa personal nating buhay. At bilang mga Kristiyano, ano nga po ba yung sinasabi ng Diyos sa salita niya? Paano tayo magtatagumpay sa buhay? Alam niyo po, ang true success ay yung magawa natin at matapos natin ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Ulitin ko po ulit, ang tunay na tagumpay ay yung magawa natin at matapos ang ipinapagawa sa atin ng Diyos. Number one po na hakbang. Ito po ay 4 na hakbang upang maging matagumpay sa buhay. 4 steps to be successful and victorious in life. Ang number one po ay be strong and courageous. Yan, kung may katabi po tayo, sabihin po natin, be strong and courageous. Ang sabi po ng Google, ang meaning po ng strong ay able to withstand great force or pressure. Sabi naman po ng Google, sa meaning ng courageous ay not deterred by danger or pain. Ang synonyms po ay brave. Amen po. At alam niyo po, sinabi ng Diyos dito sa Joshua chapter 1 verse 6 to 7. Basahin po natin. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises, huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Number one po, unang hakbang para tayo ay magkaroon ng matagumpay na buhay o success sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Sabi niya, number one po, be strong and courageous. Maging malakas ka at matapang ka. Ito po yung time na si Joshua ay yung hahalili na kay Moises para i-lead ang mga Israelita na makarating sa lupaing ipinangako ng Diyos sa mga ninuno nila.
Amen po. At alam niyo po, hindi biro ang mag-lead ng millions of Israelites para makarating ang bawat isa sa kanila sa Promised Land. Diba po, yung mga pastor natin, ilan pa lang po yung tayong mga miyembro po nila. Pero may mga times na napapasakit natin yung ulo ng mga pastor natin. Amen po. Grabe na yung hair fall nila. Hindi, biro lang po. At alam niyo po, in order na magtagumpay sila every step of the way sa paglalakbay nila sa lupain ipinangako ng Diyos, kailangan ni Joshua na maging malakas at matapang. Kung mapapansin po natin, simula pa lang, hindi pa sila naglalakbay, pero ilang beses nang pinapaalalahanan ng Diyos ni Yahweh si Joshua na be strong and courageous. Be strong and be courageous. Amen po. At alam niyo po, sinasabi po ng mga pastor natin na hindi itatayo ng Diyos ang gawain niya sa mahinang pundasyon. Ang ministry ay sign ng tiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang buong mamamayan po ng Diyos ng mga oras na to, nung time na iyon, ay nakatingin at nakasandal kay Joshua. Amen po. At bilang mga Kristiyano at mga naglilingkod sa Diyos, particularly, maraming nakasandal po at nakaasa sa bawat isa sa atin. Amen po. Yung mga miyembro, yung family natin, yung mga kaluluwa ay nakaasa sa bawat isa sa atin. Amen po. At kung hindi tayo magiging malakas at matapang, hindi natin magagawa ang ipinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ulitin ko po ulit, kung hindi tayo magiging malakas at matapang, hindi natin magagawa ang ipinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Si Joshua, nung time po na ito, hindi pa sila totally naglalakbay patungo sa Promised Land. Pero ilang beses na pong sinabihan ng Diyos si Joshua na be strong and be courageous. Amen po. Somehow, hindi tayo makakasunod sa Panginoon kung hindi po tayo magiging malakas at matapang. Kasi in order po na, number one, para makasunod tayo sa Panginoon, kailangan po natin ng, sabi niya dito, strong, be strong and courageous. Amen po. At kung susuko tayo ngayon, hindi tayo makakarating sa dulo. Hindi natin mararanasan yung success at victory sa buhay kung ngayon pa lang tayo po ay susuko. Amen po, kailangan nating magpakalakas at magpakatapang. Sabihin po natin sa katabi natin, kailangan nating magpakalakas at magpakatapang. Alam niyo po, ang example po dito ay yung story, Gideon's story. Out of 35,000 Gideon's army, 300 lang po ang natira. Amen po. At yung generation nila Moises, hindi sila nakarating sa Promised Land. Hindi nila na-experience yung lupaing ipinangako ng Diyos sa mga ninuno nila. Sino po yung nakarating sa Promised Land? Sino po yung nagtagumpay? Ang generation ni Joshua. Amen po. At alam niyo po dito po sa John chapter 16 verse 33, basahin po natin kung meron po tayong mga Bible sa tabi po natin. Sabi po ng salita ng Diyos sa John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ulitin ko po ulit, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob.
na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Alam niyo po, sa mga huling araw, ang sabi ng salita ng Panginoon, magiging pahirap ng pahirap. Lalo, specifically po, tayong, ang mga pagdadaanan nating mga Kristiyano. Bakit? Kasi po tayo ay namumuhay ng against. We are against the world. Diba po, sabi po ng Romans chapter 12, verse 1 to 2. At dinisenyo po, pero dinisenyo po tayo ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay maging matagumpay. Nga po, sabihin natin sa sarili natin, tayo ay dinisenyo ng Diyos, tayong mga mananampalataya, para maging matagumpay. Maging matagumpay ka sa ministry, maging matagumpay tayo sa buhay, maging matagumpay tayo sa ipinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. At i-close ko po dito sa verse na ito. Romans chapter 8, verse 37. The Passion Translation po. Sabi po ng Panginoon sa salita niya, yet even in the midst of all these things, we triumph over them all. For God has made us to be more than conquerors, and His demonstrated love is our glorious victory over everything. Ulitin ko po ulit, yet even in the midst of all these things, sa lahat ng pagdadaanan natin sa buhay, sa ministry, we triumph over them all. Nandoon ang tagumpay. For God has made us to be more than conquerors, and His demonstrated love is our glorious victory over everything. Pansinin po natin ang sabi po ng verse na ito. Nasa atin yung katagumpayan sa lahat ng bagay, dahilan sa ikaw, dahilan sa ako, dahilan sa tayo ay anak ng Diyos. Amen po, ang unang hakbang para po tayo ay magkaroon ng matagumpay. Nandoon yung tagumpay, malasap natin yung tagumpay sa buhay. Number one, be strong and courageous. Naniniwala po ako na hindi magagawang makarating ni Joshua doon sa Promised Land. Ni Caleb, doon sa Promised Land, kung hindi sila naging malakas at naging matapang. Kasi nung una pa lang po, di ba po yung 10 espiya, 10 spies, dalawa lang yung naging matapang at yung 8, naduwag sila. Amen po. At sa bawat isa po sa atin, hindi natin magagawa yung ipinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung hindi tayo magiging malakas at matapang, hindi tayo makakasunod sa Panginoon. Kung hindi tayo magiging malakas at matapang. Amen po. Unang hakbang po. Sabi niya, 4 steps. Number 1 step to be successful and victorious in life. Be strong and courageous. Kung nasaan man po tayo ngayon, kung saan man po tayo nilalagay ng Diyos ngayon, tayo ay nasa ministry, ikaw ay nandyan sa workplace mo, pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa mga kaluluwa, ikaw ay may business ka, nandyan ka sa abroad, sabi niya dito, be strong and courageous. For God has made us to be more than conquerors, and His demonstrated love is our glorious victory over everything. Amen po. So, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ulitin ko po, be strong and courageous. And so, God bless po. Before po tayo mag-close, tayo pong lahat ay umupo at manalangin.
Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy kong tinataas sa iyo, Lord, ang nanonood at manonood pa ng live na ito. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo na palakasin at patatagin ang bawat isang sa amin sa pamamagitan ng Espiritu mong nananahan sa amin ng sagayon. Maging matagumpay kami, Panginoon, Lord, sa ministry, sa buhay namin, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. At makita, Panginoon, ang glory mo, Panginoon, sa buhay namin. Maraming salamat sa mga salita mo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.